Napa? May bago ka ulit project. Ano ba yung project mo? Magta-try naman tayo ng sa tubig. Tubig naman. Testing tayo ng tilapia. Hmm. Kasi in demand ng pagkain ngayon eh, kaya tayo susubok. Susubok uli. Baka sakali, kasi nagagawa nga ng iba, bakit hindi natin pwedeng gawin? Lalo na may area tayo nag-offer sa atin na pit para sa palaisdaan. Asan nga pala tayo pa? Dito ito. Ito ang way nito. May area tayo. Anong barrio to? Ito ay ang barangay Matalinting. Sakop pa rin ng Sampaloc. Pinagsabiran pala. Pinagsabiran. Barangay na ba ang Barangay pa lang to. Barangay Pinagsabiran. Testing tayo ng 16,000 pieces. Na ano to? Na tilapia. Tilapia? Oo, tilapia yan. Maganda pa naman ang presyo ng tilapia ngayon, pagkain. Magkano na ba kilo ng tilapia? Ang retail price niya ay 180 ngayon. Mm-hmm. 180 to 160. May 140, kaya Laguna de Bay. Mm-hmm. Ito naman ay quality. Mm-hmm. Ito yung tinatawag na black tilapia. Okay. Anong English ng tilapia? Ay di St. Peter's Fish. St. Peter's Fish. Kaya hindi natin malilimutan ang banal na isda. St. Peter's Fish. Nasa Bible yan. Sa miracle ng Yan sa, kung naapunan ninyo sa Sea of Galilee, yan lang ang isda doon. Tilapia. Anong pagkain nila? Ano itong nasa saha ko? Ito ang pagkain nila. Meron tayong fish na commercial muna. Mm-hmm. Pero meron din tayong mga organic na duckweeds. Duckweeds? Yung kaninang nasa plastic? Oo, yun. Duckweeds yun. Duckweeds. Para tayo naman ay hindi puro commercial, kailangan din naman natin ng organic. Ganda dito, no? Lalo na doon. Sa tubig? Oo. Kaya nung makita ko yung lugar na yun, nabighani na agad ako. Nag-isip agad ako ng magandang negosyo. Business. Sige, mamaya, doon tayo. Okay. Ito nga lalagyan namin kasi walang laman. Ngayon, kinausap ko siya. Sinabi ko yung sakali na tayo, ikaw, mag-interest. Siyempre, sabi ko, ang gusto nila, ito, the boss na, pakita ko sa iyo yung kuna. Jay, pa dito mabaliktad. Ito to, nag-aakot kami ngayon. Video ko. Ito, nag-aakot kami. Ngayon, pakikita ko sa iyo mamaya pagdating namin yung paglalagay. Ngayon, nag-usap na kami. Sabi ko po. Yes, boss. Tatlo. Kayan tatlo. Tatlo. Kung talagang sagad sa pagkain, dalawa kaya. Sige, boss. Sige, boss. Kasama ka na rito. Sige, boss. Sige, boss. Original na 4x4. 4x4. Kailangan na sila, oh. Susunod na ako. Sige ba? Bye. Maluwang naman kay Gary, no? Tama ka. Para maliit ang lugar ang pagpapakain. Oo, kasi pagka kung sayang yung pagkain, baka naandun sila yung pagkain natin. Dito. Okay. Thank you.
Kuya, ba't nga ano? Bakit hindi binubuksan agad yung plastic? Para hindi manibago sa temperature nung yung tubig tsaka yung sa... Ibig sabihin, kapag nirekta siya sa tubig, mamatay siya. Mamatay ka. Oh. Hi guys, welcome sa bago episode ng EG Blade Reviews. So, nandito tayo ngayon para i-review ang Onat Blade na Hinalung. So, bago natin umpisahan ang review na ito, babasahin ko ang isang parte o bahagi ng panulat ni Lars Raymond C. Ubaldo sa librong Munudi, ang panday na ifugaw bilang tagapag-ingat ng taal na kaalaman. So, babasahin ko sa inyo yung bahagi kung saan isinasalaysay ni Lars Raymond yung mga kwento na may kinalaman sa pang-araw-araw na paggamit ng mga kagamitang pinanday. So, basahin natin. Kagamitang pinanday bilang gamit sa araw-araw na gawain. Ang mga salaysay hinggil sa paggamit sa mga produktong pinanday ay matatagpuan din sa mga kwentong panritual ng mga ifugaw. Dito, ipinakikilala ang mga panday na ginamit na kanilang daladala at ginagamit sa araw-araw na gawain gaya ng paglalakbay, pagsasaka, at pagkikipagkalakalan. Isang kwento tungkol kay Dinipaan ang nagsasalaysay ukol sa pinagmulan ng maputing bigas. Ang nagpapakita ng halaga ng mga pinanday na gamit bilang kalakal. Sa kwentong ito, si Dinipaan ng Paadan ay patutungo sa kanyang mga kamag-anak na kapalitan niya ng produkto. Ganito ang pagsasalaysay. Naalala ni Dinipaan ng Paadan ang kanyang pagkipagpalitan ng kalakal sa binuyok. Ay, may kipagkalakalan ako sa aking kamag-anak, si Lukbuban at Lukbuban ng binuyok. Inihanda niya ang pinalok at ang mga hinalong at iniligay niya ang mga ito sa kanyang lukbutan. Ito ay malayang salin ni Lars Raymond sa Filipino. So, bahagi ng pagkipagpalitan ng kalakal, tukol ang mga itak. Sa huwaan di nabugbugan di pagi, may kilala si Dinipaan ng Paadan na nagkipagpalitan ng kalakal. Dalawang uri ng itak ang kalakal ni Dinipaan, ang hinalong, itak na magkabila ang talim, at pinalok o pinahig, itak na may hawak ang kahoy. So nabanggit dito na may hawak ang kahoy, no? So baka ito yung sinasabi na inipit. Nang makarating si Dinipaan sa Imbiday, nakita niyang nililinis na magkapatid na kabigat at balitok ang kanilang pagtatamnan ng mga puting uri ng bigas na nanggaling sa kalangitan. Sa pagpapatuloy ng kwentong ito, mababatid na nagtuloy si Dinipaan sa Imiyad hanggang sa makarating sa Imbiday at nabangga ang ulo niya sa bunol o harang. At nagsalita si Dinipaan, ay, sino ang naglagay ng bunol? Sumagot ang magkapatid na kabigat at balitok at sinabing hindi namin hinarangan ang daan, subalit inihahanda namin ang lupa para pagtamnam ng palay na pinagmumula ng puting bigas na nakuha namin mula sa kabunyian. Naunawaan ni Dinipaan ang lahat at pumasok sa sinilungan nina balitok at kabigat. Pumasok ang magkapatid at sila'y nagnganga. Natapos nila ang pagnganganga at nagtanong si Dinipaan, bakit hindi pa rin malinis ang inyong lupang pagtatamnan?
at kinakagat ninyo ang mga halamang gumagapang. Nasaan ang mga pinalok na ipinalit ko sa inyo? At sumagot ang magkapatid, ay meron lamang kaming dalawang hapuling at hindi namin ginagamit ang mga ito sa paglilinis na lupa dahil para lamang ito sa paggayat ng karne. Hindi ba't ipinadala rin, may pinadala rin akong saan, haitan, para sa pagpapatalas ng inyong itak? At inilabas ni dinipaan ng kanyang dalang pinalok. At ipinamigay naman ito ng magkapatid sa kanilang mga kamag-anak sa kiyangan. Inilabas din ni dinipaan ng dalawang hapuling at ibinigay sa magkapatid. At ang lahat ay nagsimula na sa paglilinis ng lupang pagtatamnan. Sagana ang kagubatan ng Cordillera sa mga hayop na maaaring mahuli gaya ng usa, baboy ramo at may ilap na kalabaw. Ito ang isa sa motibasyon ng mga tao sa kanilang pagpasok sa mga agubatan. Kaya sa mga kwento ukol sa pangangaso, pinahalaga ang gamit ng mga mangaso ang produkto ng panday gaya ng itak at sibat. Sa mito ng pinagmulan ng palay, may kilala ang magkapatid sa na Balitok at Kabigat na mga anak ni Tadona ng Kiyangan. Sa isang tagpo bago ang pangaso, may kita ang ganito paglalarawan sa paghahanda ng magkapatid. Na ikatlong araw kumain ang magkapatid na Balitok at Kabigat. Inalis nila ang kanilang pinagkainan at nganga at nagnganga. Isinuot sa kanilang baywang ang kaluban ng itak at inilagay sa baywang. Isinuot sa kanilang baywang ang kaluban ng itak at inilagay sa baywang ang lukbutan ng nganga. Inilabas ang kanilang mga gayang at isinuot ang lukbutan para sa pangangaso. At pinakawalan ang mga nakataling aso at ang magkapatid ay nagsimula sa kanilang pangangaso. So yun, mababatid natin na kasama talaga sa buhay ng mga ifugaw ang kanilang mga pinahi, ginalong, pilit at yung kanilang balangya. So yun, kung kayo ay interesado na magbasa o matuto pa ng mga kultura tungkol sa panday ng ifugaw, hanapin nyo itong librong to. Sa tingin ko meron ito sa Shopee eh. Moon Udi yung pamagat ng libro. Ang nagsulat niyan ay si Lars Raimundo C. Ubaldo. Okay, tara at subukan na natin ang hinalong ni Udi Onat. Uy, ano yan? Ano yan? Ganda niya na. Ito ang duckweeds. Duckweeds, para pagkain saan po yan? Pagkain ng isda. Pagkain ng isda? Oo. Okay. Pagka ang isda ay wala nang makain, yan ang kakainin nila. Parang panghimagas. Oo. Okay. So ano yan? Mabubuhay ba yan sa tubig? Yes. Mabubuhay siya sa tubig? Yan ang habitat nila. Hindi siya mauubos agad, kumbaga? Dadami pa to. Dadami yan, okay. Dadami pa to. Patingin niya pa. Anong itsura? Iba yung asolo. Ang asolo, mas makakapal. Mas makapal siya na mas mag-green. Ayan, i-zoom ko lang para sa kamay mo, Diyan sa may araw, yan. Ah, parang ano din ano? Bilog-bilog? Oo. Tapos may parang may ugat? Ayan. Kasi okay. Ito'y natural pagkain ng isda. Kasi pinoy. Kumbaga makakatipid. Oo. Hindi puro pids. At saka organic ka na. Oo, organic to. Kumbaga, pag may ganito ka, ang isda hindi makuhan, hindi ba sasabihin walang makain? Ito ang pinaka alternative. Siyempre, na may panahon na hindi naman makababa sa baryo, ano? Kumbaga, maganda rin may ganito. Sabihin nila eh, may makakain kahit paano. May pagkain na silang magagamit. Tingnan mo na kung gano'ng kakondisyon ng tubig natin. Tingnan mo yung lumot na rin, no? Naglulutangan na. Anong ibig sabihin ko ya pag ganyan? Aba, yan ang pagkondisyon na kondisyon na yung kanon. Kondisyon na kondisyon na yung tubig. Ah, okay. Kasi yan yung natural foods nila. Oh. Lumot. Meron tayo ditong mahogany. Subukan nating biyakin. Hindi ko pa alam kung kaya eh. Kinakabahan ako, baka masira ko yung itak. Parang hindi ata ito pang ganito. Baka gumalit eh. Kaya nga. Yung itak. Ay, nakaklak na.
truck na. Mahirap ata. Feeling ko masyadong mahaba. So, hindi kaya. Suko na ako. So, dahil nga nabanggit na ang hinalong ay isa sa mga pang-araw-araw na gamit ng mga ifugaw, maaari siyang gamitin na pang-kahoy, maaari siyang gamitin na pang-katay, maaari din siyang gamitin na bilang pagdepensa sa sarili kung ikaw ay nasa isang labanan. So, susubukan natin ngayon ang hinalong ni Onat, ni Jonathan, kung ito ba ay talagang matibay. So, sa likod ko, makita nyo ang daming kahoy, di ba? Mahogan itong mga to. So, subukan natin kung ang edge niya ay magiging matibay at kung ito yung hindi masisira. Game. Sinubukan natin sa 2x2. Makita kung anong itsura. Walang tama ang talim. Okay. So, yun. Matibay yung talim niya. Hindi siya malutong. Hindi rin siya kulang sa subo. So, subukan natin sa mas malaking target. Okay, hanap naman tayo mas matigas-tigas sa target. Siguro kung ito hindi masira itong hinalong, hindi ko alam. Matibay talaga gawa ni Jonathan. So, malaki-laki ito. Hindi na ito 2x2. Tansya ko sa diameter nito mga 4 inches to. So, subukan natin kung masisira natin itong hinalong ni Jonathan. Okay. Thank you.
medyo maipis na pis yung gitna. Ayos. Okay, hindi 4 na kahoy. Akala ko masisira ako na eh. Wala pa rin. Walang sira yung talim. So yun. So yun, recap lang ng mga nangyari. Kanina, chinap natin yung ano, no? Yung mahogany. Nag-segment tayo sa isang 2x2 na kahoy. So, natuwa ako kasi talagang walang damage eh. Tinitingnan ko kung may nagbago sa talim. Minsan kasi magro-roll. Minsan magkakaroon ng maliliit na chips. Wala eh. So, napansin ko pati, paghahawakan mo siya, parang ang gaan-gaan sa pakiramdam. So, pag-usapan natin yung kanyang specs. Pag nakasuot sa kaluban itong hinalong na ito, ang haba niya ay 23 inches. Ang talim ng hinalong na ito ay 11.5 inches. So, sakto lang talaga yung haba niya. Kasi ako talaga, pag nagpapagawa ko ng itak, karaniwan sa mga gusto kong binibit-bit sa bundok, mga 11 inches lang. Yung hawakan niya, 7 inches ang haba. So may kita niyo na yung kanyang hawakan may nakabalot na uway. Ito ay para hindi maging madulas. Kasi pwede naman itong bakal lang eh. So, pero mas maganda kung ganito, na merong nakabalot na uway. So, papansin nyo pa na isang pirasong baka lang to. Kasi ito nga ay hinalong, traditional na itak ng mga ifugaw, mga igorot. Tapos ang kanyang hawakan ay pinitpit at nirolyo. So, sa language ng ifugaw, ang ginagamit nilang word doon ay halong. So, parang itinupi siya. Parang hawakan ng ano. Parang hawakan ng kawali, 'di ba, yung nakatupi siyang gano'n. So gano'n yung style niya. Kasi yung scabbard naman niya, kung mapapansin niyo bukas. Isa pa sa kakaiba sa scabbard na 'to, karaniwan kasi sa mga scabbard na bukas, may uka dito siya sa shape ng kanyang talim. Nakalubog siya. So this one wala siyang gano'n. So gano'n ang ginawa ni Onat. Mapapansin niyo na ano siya, nakapatong lang siya talaga. Kasi ang mahawak niya ay itong ng kahoy na nakapatong sa ibabaw para hindi siya malaglag. Ngayon, bakit bukas yung kaluban ng mga taga-ifugaw? Ang sabi sa akin nung kaibigan natin, mga kaibigan natin na taga-cordillera, the purpose of that is para hindi ng moisture yung blade. Kasi kapag ang kaluban ay sarado, minsan syempre madumi, pag minsan may putik o kaya minsan basa, pag isinuot mo siya sa scabbard mo, nagkakaroon ng moisture yung hangin na nasa loob. So nagkakaroon ng mabilis na pagkakaroon ng kalawang yung itak. So ang purpose naman nitong bukas, mabilis sumingaw yung moisture na yun. So yun ang purpose niya. Ang hinalo, kung mapapansin nyo, double blade siya, di ba? So sa ifugaw, isa siya sa mga pang-araw-araw na itak. Hindi siya yung sa iniisip natin na weapon lang. Ginagamit din siya sa pagkakatay. Ginagamit din siya sa kahoy. So, maliban nga doon, sandata rin siya. So, yun. Kung gusto nyo nga pala na matuto pa sa kultura ng pagpapanday sa ifugaw, sa Cordillera, hanapin nyo yung libro na to, Moon Udi. Mabibili nyo sa Shopee. Nabili ko to sa Shopee eh.
So ang author niya ay si Lars Raymond C. Ubaldo. So yan. Yeah.